Huwag ninyo anya kaming takutin kasi hindi kami takot. Hindi man kami tulungan ng Amerika, eh magaling talaga yung mga Israelis. Kaya sabi ko nga, kailangan matutunan natin ang pag-uugali at mga strategies ng Israel. Sabi rito mga kababayan sa balita Manila Standard, Armed Forces of the Philippines, Philippine could expand Edca. So gusto nila mga kababayan na other than itong presenting additional Edca sites, yung apat, kasi di ba may nauna na lima, ginawang siyam kasi may dinagdag na apat. Pero ngayon, pinopropose mga kababayan ng ating armed forces na dagdagan pa mga kababayan yung ating mga Edca sites dito sa ating bansa para sa 360 degrees protection daw. 360 degree protection ng ating bansa. So ano niya Mr. Marabillas yung position mo dyan? Ito na yung sinasabi natin na kailangang tadtarin na po ito. Tadtarin. Buong Pilipinas may Edca. Kasi po, yung ating neighbor, hindi po mapagkakatiwalaan. Nag-usap pa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos with the top diplomat. Pagkatapos, nasilip ngayon, kahapon ng Amerika, sinusundan-sundan, sinashadowing yung Philippine Coast Guard ng Chinese Coast Guard. What? You see? Ganyan ang ugali nila. You see? Kaya tama po ito, sabi rito. PAC with the US could cover more military bases for 360 degree protection. Tuloy lang po ninyo para makapamuhay tayo ng matiwasay, tahimik dito sa ating bansa. So sabi dito, the Armed Forces of the Philippines said Sunday, kahapon, that the country's enhanced defense cooperation agreement with the United States could be further expanded. Further expanded. Expand pa. To cover more military bases to improve the country's defenses. In an interview, mga kababayan, Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar said more Edca sites to be built up with US funding and which would be accessible to American troops and equipment would provide the Philippine military with the capability to provide 360 degree protection. I think hindi man ito magsasalita na spokesman ng Armed Forces kung walang previous na talks at kung walang I think approved na to, napag-usapan na noon pa o baka yung pagpunta ng ating mga security officials, defense officials sa Amerika with our Department of Foreign Affairs, di ba, kasabay ng balikatan before na pumunta si Kim dito, yung ating yung 2x2 2+2 forum, 2+2 dialogue with American counterparts. Baka ito na yung napag-usapan na expand pa. Kasi nakikita nila mga kababayan na hindi man sincero yung China. Ang katibayan po yung nangyari kahapon, sinashadowing yung ating Philippine Coast Guard. Nag-usap pa lang ng ating Pangulo yung kausap pa lang yung top diplomat. You see? Tapos yun ang nangyayari mga kababayan sa baba. Sinusundan-sundan yung ating Philippine Coast Guard. Madaling sabi sa atin, ang tawag dyan, nakakalalaki talaga yung China. So sabi rito, the government recently announced 4 new Edca sites, Naval Base Camilo Osias in Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport, in Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela, in Balabac Island in Palawan, yung Cagayan governor na pro-China. In interview po, si Mamba, gusto niya na mas maganda daw na palitan yung open siya daw doon, palitan yung form ng government natin, gawing communist. What? Kasi yan, yung China pinakita niya talaga yung kula, i-share ko sa inyo maya. Yung China niya umasenso, umaman, dati niya mas mayaman tayo, pero ngayon because of the strong leadership niya ng communist China umasenso, gusto niya mga kababayan sundan natin yung ginagawa ng China. Ba't hindi? Anyway, dito muna. Sabi rito. President Ferdinand Marcos Jr. said the 4 additional Edca sites would not be used for offensive actions.
The five existing EDCA locations are Antonio Bautista Air Base in Palawan, Basa Air Base in Pampanga, Fort Magsaysay in Nueva Ecija, Mactan Benito Ibuen Air Base in Cebu, and Lumbia Air Base in Cagayan de Oro City. So buong Pilipinas na rin siya, kaya lang malalayo. So kulang pa siya mga kababayan. Kaya ang proposal ng Armed Forces, dagdagan pa for 360 degree protection. So sabi dito, over the weekend, the Philippine Air Force said it has been briefed on the operations and other specifications of the American-made MIM-104 Patriot surface-to-air missile system. In a statement over the weekend, PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said it was made possible during the air and missile defense subject matter expert exchange conducted by the 30th Air Defense Artillery Brigade of the United States Army at Naval Education Training and Doctrine Command in San Antonio, Zambales on April 19. Ito kasing Patriot na missiles po. Short range lang siya. Dapat na ilagay po ninyo yung intercontinental na. Di ba? Na kahit yung Beijing, yung mismong Beijing, pwedeng... Di ba? Anyway, hindi man tayo pipindot ng una. It's not for attack. It is for defense. Pero kung iboboyo nila tayo sa ano, sa gulo, we have the capability to destroy. Yun ang dapat na mensahe na maintindihan ng mga Chinese para hindi tayo niloloko nila. That we are capable of destroying their country. Parang Israel po. Yung Israel has that capability of destroying his neighbors. Pero hindi sila nauna. Pag nagpalipad ng mga ano, rockets, yung mga Palestino, yung Hezbollah, yung kung ano-ano pang mga bansa sa paligid, doon sila umaatake. Talagang dinodurog nila. Doon mismo sa bansa nila, dinodurog. Sabi ko nga, yung missile program, mga kababayan ng Syria at saka ng Iraq, talagang nilusob nila. Tingnan ninyo yung mga documentary. Kung paano manindigan. That is the result of the Israeli people. Huwag ninyo anya kaming takutin kasi hindi kami takot. Hindi man kami tulungan ng Amerika. Magaling talaga yung mga Israelis. Kaya sabi ko nga, kailangan matutunan natin ang pag-uugali at mga strategies ng Israel. Kasi very effective siya. You see? Pag hindi yan ninyo kami tinulungan, yung Amerika hindi tutulong, ginawa nila. Ginawa nila mga kababayan, sila mismo yung nag-operate. Palipad sila ng fighter jet, bang! Dinurog nila mga kababayan, binomba nila yung nuclear site. Yung nuclear plant, mga kababayan, ng Syria at ng Iraq, ganun sila. Kasi, pag inayaan nila yon, these countries are out to destroy Israel. Hindi namin hahayaan na mangyari pa sa amin yung nangyari noon, yung Holocaust po. Yun ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. 6 million Diyos yung pinatay mga kababayan ni Hitler. Never again anyang mangyayari yon. Mag-uubusan tayo. Pag nag-attempt kayo to destroy us, mag-uubusan tayo. Ganon ka tapang mga kababayan. Dapat ma-acquire natin yung tapang na yon. A very small country. Sabi ko nga, ang Israel po is the size of Bicol region. But never na nabuli ng mga neighbors na napakalalaki, mga Arab countries. Never. Never siyang nabuli. Ang tingin nga ng mga Arab countries sa Israel po, yung Israel mismo yung bully. The size of Bicol region. 9 million Diyos all throughout the world. Nasa Israel siguro mga 7 million. Mga kababayan, tayong mga Filipino, 110 million tayo. Pinalalabas kasi natin, mga duwag tayo. Pinalalabas, kinangangalandakan ng previous leadership. Hindi ano natin kaya yung China, na napakalaki. Ano sabi sa previous discussion natin? Sabi mismo ni Soncho, pag weak ka, huwag mong sabihin weak ka. Sabihin mo, malakas ka.
Pag malakas ka naman, huwag mo anyang ipangalanda ka na malakas ka. Kaya yung Israel, mga kababayan, yun talaga yung ginagawa nila. Bakit? Seasoned warrior sila. Ah, more than 2,000 years ba naman yung history nila ng pakikipaglaban? Diba? Na perfect na nila. Kaya we need their, ano, their advice. Ito mga Israelis. Dapat ito yung mga consultants natin.